Oo. Pero sa buong mundo po, number one po siya. Nandun na po yung pampagatas. Gusto mo ba yung isang nagagatas? Gusto mo? Ay, ito pala. Gusto mo na yung magagatas niya? Lahat po, nahal po ng lahat po ng ano po, yung pong sinasabi ng kitos eh, ay nasa Malungkay. Eh dapat po ay ang atin pong ititake po araw-araw ay Malungkay Capsule. Kahit dalawang piraso sa umaga po, 30 minutos bago kumain, ay kita pa po yung may nakaan ng gulay. Kasi po ang gulay po hindi dapat inuluto. Sino ba kumakain ng gulay ng hilaw? Ay, sino na ikaw po. Akaros, gulay. Saan ba sa gulay yun? O sa prutas? Kapag ang gulay po niluto natin, yung pong inside po, wala na. Tama po ba? Eh, dapat po kainin siyang hilaw. Ako po, dahil na busy po ako, kailangan po talaga kumain ng luto sa araw. At sa gabi po ako kumakain ng hilaw. Ay, pa. Ha? Ano pa ako? Pa? Agar mo? Bakit ba? Totoo ba yung kumakain ng hilaw sa gabi? Ang bisa ka, ang bisa ka. Hindi kainin. Pagutugas. Ang bisa ka mo dito, bawel. Di ba, sa gabi pa ako kumakain ng hilaw, yung po mga green leafy, no? Di ba nga, lentos, Bible po yun eh. Pugasan mo. Pugasan mo na ba ako kainin? Yan. Pugasan mo na ba ako kainin? Siyempre po, no? Po? Yan, ako. Pero ako po, I love kimchi. No, sino kumain ng kimchi sa inyo? Ang kimchi po ay napaka daming enzyme. Kaya importante po yun. Hilaw po yun, di ba? Yun po ginakay ko sa gabi. Bakit tumatawa ka, ma? Nay! Hindi nga po, siyempre po, kapag niloto mo yung gulay, wala na. Eh, ikaw malutuin po, di ba? Kinawa ka lang po, kinakay sa hilaw, or else po yung kimchi na binipilin ko. Importante yun. Tinay mo yung mga Koreano, di ba? Ang Koreano po, 150 na yung kanyang edad, yung mukha niya, 50. Mukha 50. Nay, ilan taon ka na? 58 po. Paano ba ang damang pagdumi? Nakaupo na ganyan? Nakalikwatro o nakagalito? Ha? Naka-squat? Oo. Oh. Kita mo. Sino? Sino nakakalam nun? Ang damang pagdumi po, naka-squat, hindi ho nakaupo sa kulidoro. Para hindi ka na mag-ipot. Eh, nagaya po na lang sa likod po, nakaupo. Wala na upuan. Marami akong bilhin yung upuan. Mag-ganon. Ano nasa doon? Meron po ba? Wala na matay mo na. Silipin mo nga dyan. Baka may upuan dyan. Doon na. Doon na. So ngayon po, dahil nandito na po yung ating pong ano po. Okay na, sir? Sir Jim? Okay na? Atin na pong kinalanin po yung aking pong kasama ditong artista. Nasabi niya, eh, hindi niya alam na ano daw po. Bayan song tayo po live, bayan song worldwide. Kaya hindi ko lang patagalin po at alam po, bihin po siya. Pero I think hindi siya nakinita na pumunta rito dahil umiusapan kami na kanya pong tayo bigyan ng sapat na kalaman kung paano ba asalangin yung mga sakit po na meron tayo ngayon. Siya po ay talaga namang isang scientist, ano po, isang scientist po, physician, philosopher, Salman. Atin po palakpakan po si Dr. Henry Karin. Paano kami hindi ano man? Yung pinakamalakas, Henry! Thank you.
Doc Azel, no? Sa inyong pag-invita sa akin. Ako tuloy kinakabahan sa inyo eh. Sabi niya kasi sa akin lima lang daw yung kakaharapin ko ngayon. Sabi rin ni Shane, sabi niya dalawa lang. Sabi ko, sige, pupunta ako. Pero kung sinabi niya sobrang dami pala gusto maging milyonaryo, sabi, sasabihin ko, sige, sasama ako. Dahil gusto ko rin maging milyonaryo katulad ninyo. Sino gusto maging milyonaryo? Yes! Parang kakauti yata, hindi lahat. Yung mga hindi na atas, hindi pa ready. Lahat. Hindi po ba mas maganda kung milyonaryo tayo? And at the same time, malusog din ang ating pamumuhay or ang ating katawan. Tama po ba? Gusto ko sana tanggalin yung ating face mask para mas makikita nyo yung kapangitan ko o katotohan. Okay lang po ba tanggalin ko yung ating face mask? Pero huwag niyo po ako lalaitin kung pangit po ako, ha? Kasi hindi naman ako tatakbong presidente ng Pilipinas. Joke lang. Sis ko yun. Sige, sige ka lang. Sir Richard Gomez. Yes. Lulit ko, magandang hapon po sa aming lahat. Ang kahilingan ko una sa lahat, dapat walang nagkakasakit. Dahil sobrang hirap po ang magkasakit. Halos umuusin lahat ang ating kayamanan, pera, or yung ating tinatawag na pension. Tama po ba ako? Marami po ang naghihirap dahil sa sakit. Ang problema lang, wala po tayong kaalam-alam. Who will agree with me? Lahat po tayo ay biktima, pare-parehas lang. Kaya nung ako ay nagkasakit, pinasok ko rin po ang mundo ng medisina. Para lang isalba ang aking buhay. Ang trabaho ko po ay isang inenyero sa mga gera kung saan mayroong gera. Ang una kong nasabak ay noong pumunta ako ng Gulf War, yung tinatawag na Desert Storm. Sino po nakakalam nun? Ibig sabihin, ganun lang ang patanda, no? Kasi that was 1991. Yan yung gera dun sa Saudi tsaka iba. Tama po ba? Ang kalaban po namin doon noon, matindi. Yun yung tinatawag nilang biological weapon. Kailangan naka-face shield, naka-face mask, na kung po pwede, kahit kapirasong hangin, walang makapasok sa loob. The moment na malanghap mo o makalanghap ka ng hangin, pwede kang mamatay. Itong gera sa Afghanistan, nandun din ako. Doon ako nakakuha ng sobrang sakit. Dahil sa stress, dahil sa sobrang, kumbaga sa natakot din mamatay. Gawa nga ng araw-araw, binabagsakan ko kami ng misay. Sinong may gusto nun? Araw-araw po lumalabas ako ng kampo sa Kandahar Airfield. Pag lumabas, dadaan ka sa matinding radiation, kasama yung sasakyan. Pupunta ako sa kabilang kampo para ayusin ang kanilang communication system. There was one time, naambus ako ng mga Afghanistan. Kaya sobrang trauma. Pag uwi ko po dito sa Pilipinas, yun na. Diretso sa hospital, may sakit na. Okay?
So dapat ako ay maoperahan, dapat ako mag-undergo ako sa mga medical procedures, pero dahil sa cost of pera, kahit na nagtrabaho ako sa medical or sa maraming pera, tapos pa rin. Kulang, hindi sapat. Kaya kahintahilingan ko sana wala nang magkasakit. Sabi ni Dr. Axel kanina, kasi matitigas ang ating ulo. Tama po ba? Dahil ang sinasabi nila na simple gagawin, hindi natin ginagawa. Okay? So now, gusto kong ibahagi sa inyo ang aking experience. Gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ko nalutas ang aking problema sa sarili. Sino may gusto? Wala? Kung hindi po kayo ang may problema sa katawan, kahit po yung mahal ninyo sa buhay, kahit yung mga tinuturing inyong mahal na ibahagi nyo man lang sa kanila. 2005, ako'y namimilipid na, in and out sa hospital, pasok ang camera sa bunganga, pasok ang camera sa pet, dahil sa matinding radiation, mga scanning, ganon kahirap ang mayroong sakit. Sobrang dami ang iniinom ng mga gamot. Pero wala rin narating yung mga gamot niyo. Kundi, maubos lang ang pera. Today, this afternoon, gusto ko ibahagi sa inyo yung simple pamamaraan para malunasan natin ang anumang sakunan sa buhay. So ang hinihiling ko ngayon, sana naka-off ang ating cellphone. Bakit? Okay lang po yung mga nagka-camera para ma-discover ako. Okay? Kasi ibabahagi nila yan sa kanilang mga mahal sa buhay. Okay lang po yan. Pero pati silent mode na lang po para hindi tayo mag-distract. Okay lang po nakapukas, pwede naman kayo mag-text, pwede naman magkaroon kayo ng communication. Yun nga lang, iwasan lang po tayo na mag-ingay. Dahil ang ituturo ko po sa inyo o ibabahagi ko sa inyo ay napakasimple. Pag ito na-adapt ninyo at natutunan, marami kayong masasalba ng buhay. Hindi lang yung buhay ninyo, kundi pati yung mga mahal ninyo sa buhay. Okay? Okay pa po yun? 30 minutes lang po ang itinig sa akin dito, Hansel. Tama po ba? O, isang oras daw. Sino may sabi isang oras? Mga nagmamadali. Kasi 30 minutes lang hiniling ko, sabi ni Shane, 30 minutes lang, di ba? O, sabi nito cancel sa oras. Okay lang po ba sa oras? Yes! Sandali lang po ito, huwag po kayong mainip. Kasi pagka ito po ibabahagi ko, ilang taon po itong inaral. Pero sa loob na isang oras, kaya kong i-deliver, kaya kong i-impart sa inyo. Kung i-open ninyo ang inyong isipan. Ano lang po tayo? Nandito na kayo, wala na kayong magagawa kasi nakasara na po yung gate. Nakalak na po yung lock. Nakalak na lahat, ano? So, captured natin kayo. Wala na makakalabas. Sabi nyo kanina, gusto nyo maging milyonaryo? Yes. Ah, gusto nyo rin maging healthy? Yes. Yun ang magagawa ni Pell Tycoon. Alright? Sana po, pagpalain po tayo sa araw na ito bago tayo mag-umpisa. Okay? Kakaintindihan po tayo? Yes. Kung sino man po sa inyo ang merong gusto o gusto magtanong, gusto may iliwanagin, mamaya po bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magtanong. Pero kung ako magtatanong, okay lang po yung sumagot din kayo. Ano po? Meron po ba doktor dito? Medical doctor? Meron po ba? Sino po? Meron? Nurse po, nurse. Meron? Wala? Nurse. Medtech? Wala. Albularyo. Albularyo po, meron? Marami. Hayaan niyo po, yung mga albularyo. Hindi yung kalidad sa oil. Alam niyo.
niyo po ba, huwag natin tawanan po yung mga albularyo. Kasi nga po, sila po yung mga pioneering, sila po yung mga naunang mga lukot. Ano po, magpasalamat po tayo sa kanilang kakayahan, katalinuhan na ibinahagi sa simpleng paraan. Nung wala pa pong medical science, ang lahat na manggagamot ay mga albularyo, yung tinatawag natin mga faith healers. Ganun pa man, simula pa noon ng panahon, iyan na rin ang ginagamit na panggagamot. Tama ba ako? So kailangan lang natin sa mga albularyo na naghahangad na makatulong din sa kapwa, siguro kailangan natin na
yung sinisingkot natin araw-araw, pwedeng magdulot siya ng matinding sakit. Parang ang galing natin, sir, siya lang sumasagot. Kung ano mo po ang cause of disease? Yes, ma'am? Water. Water. Ang ininom na po natin tubig ngayon ay contaminated. Ang ininom natin ngayon ay sobra ng acidic. Galing siya. Hindi katulad noong unang panahon na ang tubig pag kinuha sa balong, yan ay alkaline at sobra-sobra ang minerals. Pero ngayon, dahil sa lumututi, mataloy dito sa aming water pipe. Sa tingin ninyo, anong meron nakasama yung tubig natin sa gabi? Bachlorine. Yung bachlorine, may puti sa ating katawan? Hindi. Ano ba po ang cause ng disease? Pupuntun sa water, air, pagkain, ano ba po? Sino po nakatatap? Cellphone. Diba? Sabi nila nun, diyan nilink yung COVID, yung 5G network. Tama? Subukan nyo po na yung cellphone ninyo may kausap po kayo at nakalikit yung cellphone sa inyong ulo. Subukan nyo in 1 month. Subukan nyo in 2 years. E baka hindi pa abutin ng 2 years, pagkakaroon na ng cancer ang inyong brain. Kasi mataas yung kanyang radiation, mataas ang kanyang nag-emit ng high frequency. So yan ay tumatakos dito sa ating system. Tama po si sir. Nakakasira, sinisira niya ang ating sistema. Mamaya po, ipapaliwanag ko, kailangan ko lang po siguro ng papaliwanag ko kung bakit nasisira yung ating katawan, nagkakasakit tayo sa kadahilanan na katulad ng sinabi ni Sir, tubig, pagkain, hangin. Yan ang mga contributing factors. Ano po? Bukod doon sa tatlo na sinabi nila. Stress. Tama. Alam niyo po ba na ang isa sa pinakamatinding cause of disease ay stress? Paano, ano ang nakakonek sa atin yung stress or mental health? Ano, bakit tayo nagkakasakit? It's because of stress. Dahil pag tayo po ay na-stress, problematic, lumalapot ang ating dugo. Pag lumapot, nawawala ng circulation, hindi makaikot, ang delivery ng nutrients sa katawan natin, nagiging insufficient. Dalawa po klaseng stress, ayan ay nabilong sa toxin. Yung mga sinabi ni Sir kanina, tubig, pagkain, hangin, stress, yan ay isa sa uri na nagpo-cause ng sakit. Ang tawag po dyan ay toxins. Yan ha. Sinabi ko na po yung isa ha, na cause of disease. Dahil yun ang sinagot nyo sa akin kanina, yan ay toxicity. Or tinatawag natin pollutants. Yung sama ng loob sa kapitbahay, sama ng loob sa nakautang sa inyo, sama ng loob dahil hindi kayo pinabayaran, sama ng loob dahil hindi kayo inuwian, lahat yan ay toxic. Yun ay ang tawag internal toxin. Pag marami kayong problema, definitely hindi kayo makakatulog. Tama mali? Pag marami kayong iniisip, that is internal toxins. So yung sinasabi naman nila sir kanina, that is external toxins. Kinapigurize ko lang, pero isa lang yan, toxicity or pollutants. Mayroong internal, mayroong external. Okay? So yan yung isa sa cause of disease. Ano pangalawa?
Kinakakalam. Yes. Bacteria. Bacteria. Virus. Yun po yung kinakapakutan natin ngayon. Hindi po ba? Na anytime, pwede tayong pahawa. Alam niyo po ba, August 2019, nag-publish ako sa Facebook page ko. In my Facebook account. Ang sabi ko doon, beware of pathogens. Number one, killer. Don't forget, beware. Just imagine, eh, bago pa man lang, bago pa man din lumabas yung virus or COVID, nagbigay na ako ng babala. Lamit ko naman intention. Pero sa totoo lang, nandun po ako sa desert storm pa lang ako, may mga bumibili na ipanlahi ng virus. Bibili yun. Hindi natin alam kung ano yung motivo. Hindi natin alam kung ano para saan, bakit nila binibili at bakit nila pinag-aaral. Okay? So, yung virus or bacteria or fungus, yan ay isa sa pinakamatinding nagtutulog ng sakit. Mamaya po, papaliwanan ko kung paano nasisira ng virus ang ating system. Paano tayo pinapatay ng virus or bacteria or any type of pathogens. Kasi kahit fungus, kaya tayong bigyan ng matinding sakit. Lalo na yung cancer. Diba? Lalo na ang cancer. Sino po dito nagtutupra sa araw-araw? Sino sa inyo? So, si Tocancel nagtaas ng kamay. Si Shady nagtaas ng kamay. Sino pa sa inyo? Sino pa sa inyo hindi nagtutupra? Tapos kakaunti lang inagtaas? Sino pa? Wala? Lahat na? Nangiya ko din sila. Kasi ganito na lang. Tinupo dito at aligigo araw-araw. Magkaalaman na. Tignan nyo yung mga katabi ninyo. Baka hindi naligigo yan. Kasi pag hindi po kayo naligo at galing kayo sa labas, pwede kayo magdala ng virus. Sa mga hindi nagtututras naman, ganun din. Malay nyo, yung laway nyo, may dala rin virus. O tanong ko ulit, sino nagtutupras? Yung mga hindi nagtutupras, huwag yung tabihan, ha? Kasi baka may dala yan. Okay? Biro lang po. Ganun po katindi ang bacteria. Hindi po ito biro. Pwedeng malakas ka ngayon, pero bukas, pwede kang manghina. So, number three, cause of disease. Ano pa? Sino? Makakasagot. Tatlo lang naman yung mga hinihingi ko. Tatlo lang. O kung hindi nyo kaya sagutin ngayon, mamaya na. Gusto nyo? Mamaya ko may paliwanag. Yung pangatlo? Pollution. Yung mga worms, yun na yun, belong to one family. Yan yung pinatawag natin ng pathogens. Yung pathogens. Okay. So, ano po ba yung binibenta ng pink tycoon? Ano po binibenta ng pink tycoon? Ano po meron kayo? Ano yun? Ano meron kayo? Ha? Meron kayong full of nutrients na herbal galing sa inyong farm. At kayo mismo ang nag-formulate nito, kayo mismo yung gumawa or the company na nag-produce para makapag-deliver ng right nutrients sa ating katawan. Tama? Tama ka? Tama. Kasi nakikita ko, yan, nandiyan yung mga herbal natin or tinatawag natin na food supplements. Kaya po sinabing food supplements because we are lacking of nutrients. Wala na halos tayong nutrition na nakukuha sa ating kinakain. Tama ba? Ano ang makukuha mo na nutrients sa hamburger? Meron? Wala? Ano ang makukuha nyo na nutrients sa hotdog? Ano ang makukuha nyo nutrients
sa mga restaurants. Take note, ang lahat, na niluluto, yan ay contributor ng acid. Acid po, take note, acid. Kasi po, mamaya, papaliwanag ko sa inyo kung paano nagre-reflect, paano na-apekto ng system natin sa pamamagitan ng acid. Maya-maya, may exam. Yung makakasagot, may effect. Gusto nyo? Yes. Fly to the moon. So, ang dami yung ticket nila. Okay, yan. Sabi ng ating presidente, the chairman ng Piltaycon, ready ang ticket, fly to Busan. Sino gusto pumunta sa Busan? Di ba? Meron ano doon? Zombie? Pero sa pelikula lang po yan. So, pangatlong cause of disease is ano? Ano na? Parasites. Oh, parasites. Galing na tayo dun. So, ano pangatlo? Una, toxicity. Sabi nila kanina, pollutants. Number two, sabi nyo, bacteria or pathogens. Number three, kailangan natin ng mga food supplements. So, ano ibig sabihin yan? Malnutrition. Yes, kailangan natin ng nutrition. Kasi ang isa sa sakit na pinagkakalina ng malnutrition or yung hindi na enough na nutrients na ipinapasok natin sa ating katawan. Sino dito sa inyo nag-aral ng or nakatapos ng elementary? Sino po sa inyo? Nakatapos elementary. Ibig sabihin, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Ngayon, meron na grade 7. Ngayon, sino nakatapos ng grade 6? Yung iba po, hindi nag-aral. Kakaunti lang si Sir, no? Kaya ko naman po kasi tinatanong ito para mas nagkakaintindihan ko. Kasi pag hindi ko tanongin, mahirapan ako. Diba? Kasi pagka natapos niyo po yung grade 6, ibig sabihin, pare-parehas tayo na pagdaanan ito ang tuturo ko sa inyo. So hindi na ako mahihirapan. Diba, Mami? Kayo, Mami, natapos po yung grade 6 niyo? Hindi ako lupus. Kaya ako. Ah, si Mami. So, grade 3. Lahat naman ata nakatapos, tulong-tulong po tayong papaliwanag kay Mami. Ano po? Tulungan nyo ako kasi ang pag-aaralan po natin ngayon ay kung paano natin i-coconnect yung tatlong cause of disease. Yun na yun, ha? Sabi nila, toxicity or pollutants. Sabi ninyo, bacteria or pathogens. At sabi ni Sir, sabi nito is nutrition or non-nutrition. Okay? Ang tanong mo ngayon, what is the unit of life? Sir. Yun ang bumubuo sa buong katawan natin. Sana po hindi kayo mainip ha, kasi ituturo ko po ito ngayon sa inyo ay 30 minutes lang kung makarapatin ninyo. Sandali na lang po ito. Sino na po dito sa inyo nagugutom? Kumain na po ba kayo? Yes! Sayang. Ay, nakapagtanda pa na nasa iyo. Kaya sabi niya kanina, binulong niya ako, Dok, tanungin mo kung kumain na. Kasi pag kumain na sila, hindi na ako mag-volunteer. Ano diba? Ngayon, sinagot niyo ako. Yung tinanong ko at sinagot niyo ako na kumain na kayo, sabihin niyo, hindi na mag-order. Nakarede pa naman si Ma'am Shane, no? Ililista niya kung ilan kayo, at saka kung anong tatanungin niya, kung anong gusto niyo. Pero dahil sa sinagot ninyo, kayo kumain na lahat, walang uwian muna. Ha? Okay. Dahil ang ipipresent ko sa inyo ngayon, alam niyo po, itong sasabihin ko ngayon na to, pag ito nagutulan mo, paglabas mo dyan, doktor ka na rin. Gusto niyo ba maging doktor din? Yes! Siyempre, nandito tayo, kahit man lang yung sarili ninyo, kaya niyong gamitin. Tama? Dahil na nag-uumpisa po ako sa aking practice, yung misis ko mismo ang against doon sa practice ko. Ang sabi niya sa akin, mag-aaral ako. Ang tanda-tanda mo na mag-aaral ka pa. Di ba? Yung mga anak mo nag-aaral,
Ikaw matanda ka na, mag-aaral ka pa. Walang maniniwala sa iyo. Kita mo yan, ha? Mga kutsa niya sa akin. Walang maniniwala sa iyo. Kasi alam na mga kapitbahay, alam na mga kaibigan mo, alam na mga ka-business associate mo, ikaw ay nagtatrabaho as network engineer. How come? Magiging doktor ka. Pero hindi po ako nagpatinag doon sa pamumutya. Kasi gusto ko po gamutin ang sarili ko. Ang sabi ko sa wife ko, I don't care. Dahil hindi naman ako manggagamot ng ibang tao. Manggagamotin ko lang sa sarili ko. At least, pagka nakinamot ko yung sarili ko at nabuhay ako, salamat at meron pa ako nagitirap katalimuhan. Pero, kung ginamot ko sarili ko at namatay ako, wala akong nadamay. Tama? Hindi ako nagkaroon ng kasalanan sa Diyos. Dahil sarili ko lang, una ang iniisip ko. Nung una ako mag-practice, pagkatapos ko ng pag-aaral, pumupunta ako sa mga schools. Pumupunta ako sa mga departments para manggamot. Libre. Nandiyan na naman yung misis ko. Ano ka ba? Nanggagamot ka ng libre. Paano tayo? Anong pagkain natin? Diba? Meron tayong binabayaran. Meron ang estudyante. Ano tayo mabuhay? Simple lang sagot ko. Bahala na si Lord. Sino po naniniwala sa Diyos natin kapag nakalit? Amen. Ganun din po, habang nung natapos ko po yung naturopathy, nag-enroll ulit ako. Pagpapaskor naman. Sabi ng misis ko, ano ka ba? Napapaliw ka na ba? Diba? Kasi, alam niyo po, wala na nga akong kita, diba? Kahit man lang mapano, eh, maka matutunan ko rin ang salita ng Diyos. Diba? Kahit pagka na, equip ka na, nasa iyo na yung salita ng Diyos, hindi ka na makakagawa ng pagkakagawa. Kaya sabi ng misis ko, magagamot ka, paano yan? Magpay na in love sa'yo. Kaya nga ako magpapastor, eh, parawang na in love eh. Diba? Ano ba? Sino ba pastor ko kayo? O diba? Para hindi na ako magkaroon ng kasalanan, enroll ako ng theology. O diba? Hanggang sa naging doctoring, nagkaroon ako ng reverend. Reverend doctor. Just imagine, sa level ko na pala si Pop John Paul. Diba? So, bibihira ang tao pinagpala. Noon nasa Afghanistan ako, marami akong mga kasama doon na mga Americans. They don't believe in Jesus Christ. They don't believe in the Creator. Dahil lahat ng mga kasama ko doon ay mga scientists. Sabi ko sa sarili ko, pag uwi ko ng Pilipinas, mag-aaral ako. Theology. Diba? Dalawa na. Naniniwala sa Diyos na scientist. O diba? Italo ko na sila. Tama? So, ganun na. Para-paraan na. Tignan nyo po. 2005 ay sakit na ako. Now is 2021. Nandito ako ngayon sa harap ninyo. To share my experience na ang panggagamot or ang sakit ay simple lang palang ayusin kung gugustuhin natin at kung hindi matigas ang ulo ang bawat isa sa atin. Tama? Punta na tayo dito. Walang ko nainig kasi mag-iisang oras natin. Okay? Ito po yung cell. Ang katawan po natin ay composed of 30,000 to 70 trillions of cells. Ito po yung unit of life. Ito po yung nagbibigay sa atin ng buhay. Ito po yung bumubuo sa ating katawan. Who agree? Ito po yung napag-aralan ng grade 4 science.
Ibinabalik lang natin kung pagkano ito yung review. Ang cellphone natin, meron silang tinatawag na DNA or nucleus. Yung po'y nasa gitna. Tama? Tama po, ha? Pakinggan nyo mabuti po ito dahil ikukunin ko paano nagkakasakit ang tao. Dito po. Para mayroon tayong malinaw na understanding. Para hindi po kayo naliligaw. Meron, i-offer sa inyo ng mga supplements. Alam nyo kaagad kung paano yan nag-benefit sa katawan ninyo. Pag binigyan naman kayo ng gamot o synthetic, alam nyo rin kaagad kung paano nyo sila dipensahan o paano nyo maayos or para maintindihan ninyo. Hindi lang yung pag binigyan kayo, tanggap kayo, inom kaagad. Kailangan kahit simple o maliit na bagay, maiintindihan po ninyo ito. Okay? Sabi ko kanina, itong cell, pag marami yung cell, marami na, ano na yung tawag doon? Group of cells. Ito yung cell. Ano yung group of cells? Ano na pong tawag dyan? Pag group, marami na sila. Marami na nito. Ano tawag doon? Ito ay tinatawag na tissue. Okay? Group of tissues. Sino sa mga? Organ. Pag sinabi po natin organ, ano po yung mga organ? Sino po nakakaintindi niya? Kung sinabi mong organ, ano po yung mga organs na meron tayo? Ano po? Meron tayong heart? What else? Liver. What else? At marami pa, no? At marami pa. Check. Group of organ, anong tawag dyan? System. Ibadali na si Betty natin. Shade, sinabi mo natin, dinidiscuss ko, kaya nag-review sila eh. Binigyan ba kayo ng ano? Instantiate, kaya alam nyo ngayon na ito yung i-discuss natin. Okay? System. Pag sinabi system, yan na yung lymphatic system, ano ba? Nervous system, ano ba po? Immune system, kuhalas mga systems. Yan na ba? Group of system, ano tawag yan? Ano? Human body. Ay, tinatawag na organelles, organizations, or organelles, or human body, or human. Yun na yung tayo. Tignan nyo po ha, saan tayo nanggaling? Sa isang cell. From one cell, nabuo yung isang cell na buong tao. Yun na po tayo ngayon yan, tayo na yun. Yun na pala naniwanan yan. Okay? Ikakaintindihan po tayo? Nakikita niyo ako? Nakikita niyo ako? So now, dito sa loob, yung nucleus, ano naman ang nucleus? Ano ang laman ng nucleus? Yun po yung kung bakit kumakain po tayo, kung bakit tayo nagkaroon ng duplication. Ano yan? Molecules. Molecular level or molecules. Diba? Tama? Parang malalim na ako ito, dinidiscuss ko, nakakaget pa pa ba kayo? Kaya ko lang naman po ay inuulit lang ito para magkakaintindihan lang tayo, para hindi kayo mahirapan, hindi kayo malilito. Ano po? Kasi pag ito po'y natutunan ninyo, hindi po kayo malilito. Kahit na anong kainin ninyo, anong supplement, alam nyo na kagad kung para saan. Okay? Basic lang po kasi ito, hindi naman ito yung malalim na science, hindi naman ito yung malalim na discussion. So, oras lang. Okay? So, molecule. From molecule, ano po yung susunod?
Kinakaunan. Ano po yan? Ang mga medicine po, ang mga medical science, or anything, halos lahat ngayon, dito po tayo nakabase sa molecular science. Dito po yun. Yung mga supplements po natin, dito po yan. Sa DNA, dito rin. Tama? Pero tanong ko ngayon, bakit tayo nabubuhay? Sino nakakasagot? Bakit tayo ngayon nagsasalita? Bakit ako malakas? Bakit ako humihinga? Sino may sagot yan? Paano ko nabubuhay? Ayun. From molecule, ano po yung pinakauna? Atom. Sino nagsabi ng atom? Sino nagsabi ng atom? Atom. The smallest particle. Ha? Atom. Ano meron sa atom? Neutron. Neutron at saka proton. Produce electron. Yan. So alam po natin ngayon. Okay? Ang cellphone, ang cellphone. Pag nalobat, ano ang outcome? Pag nalobat ang cellphone. Buhay, patay. Sa TV. Ganun din, pag may baterya, ganun din ang sasakyan. Pag walang baterya, wala rin, pipilitan ka na. Tama? So, nabubuhay po tayo, it is because of electron. Yan, tanda nyo yan, ha? Kung ang cellphone kailangan ng electricity, ang katawan po natin is composed of electricity. Yan. Nagkakaintindihan na tayo. Ang katawan po natin ay composed of electricity. Tatanda niya. Bakit tayo nakatayo, humihinga ngayon? It's because of? What? Ano lang? Ito yung nagbibigay ng electricity, voltage sa loob ng katawan natin. Meron tayo tinatawag na negative, meron tinatawag na positive. Tama? May polarity din po tayo. Meron dito, positive, sa kaliwa is negative. Kaya kung titignan niyo po, ang ugat natin may dalawang kulay. Pagka dito sa diagram ng medical. Merong pula at merong blue. May polarity. So ako po, ang minamaster ko ngayon ay kung bakit ang electricity ang future medicine. Tandaan niyo po ito. Bioelectromedicine is the future medicine. Tandaan niyo yan. Ngayon, ginagawa na. Sino naniniwala to? Na ginagamit na ang electricity bilang panggamot. Sino naniniwala? Yes. Ang electricity is a brilliant potential medicine. Yan na po patungo ang ating technology. Meron na tayong pacemaker ngayon, naka-implant. Balang araw, wala na gamot or synthetic medicine. Counting-counting na lang. Dahil lahat, ang buong katawan natin pwede nang gamutin through electricity. So, paano ngayon itong electricity? Paano natin mamimintay itong electricity? Kasi ito po ang buhay natin. Voltage. Yan. Diyan po tayo kung bakit umiikot, gumagalaw ang isang tao. Hindi natin pag-aralan ito kasi ito yung molecule. Dito na tayo kagad. Papasok po tayo dito sa cell. Okay? Meron po tayo tinatawag na mitochondria. Kira na nakakalam ng mitochondria. Medyo malalim na po natin yun, ano? Na
terminology. Ang mitochondria. Ang mitochondria, dyan po umapasok. Siya yung gumagamit kung paano, yung lahat ng kinakain natin, supplements, pagkain, dito po napoconvert into glucose. Ito po ha, mitochondria. Hello. Lahat ng kinakain po natin or yung mga kinakain natin or yung glucose, pumapasok po dito sa mitochondria. Okay? So po, kailangan itipihin nyo. Dahil mahalaga na dapat yung malaman kung paano nagagamit ang ating mga kinakain. Okay? Itong mitochondria, nagpo-produce po yan na adenosine triphosphate or ATP. Adenosine triphosphate. Then, siya po ang magka-transport. Take note ha, siya ang magka-transport ng ATP, ng electron. Saan galing yung electron? Diba? So, kailangan natin kumain para meron may distribute or meron magdadala sa puntahe sa katawan natin. Kaya tayo kumakain. Okay? Now, paano nasisira ngayon? Paano yung bacteria na sinasabi nyo kanina? Paano yung toxicity? Paano niya sinisira ito ngayon? Paano tayo nagkakasakit? Ito na po yun. Ang bakterya ay nandito lang yan sa paligid. Yan po yung bakterya. Take note ha. Ang bakterya nandyan lang sa pinatawag na blood plasma. Nasa labas lang. Okay? Pag tayo ay nakakain ng toxic, pag naka-encounter ng stress, ang ating cell membrane, ayun, nagiging weak, nasisira. At pag nasira yan, papasok yung bacteria sa loob. At dahil matamis ang nandito sa mitochondria, kakainin niya ngayon yung tamis. Yung tamis, yung glucose. Kaya pag may cancer po, bawal ang matamis. Bakit bawal ang matamis sa cancer? Kasi po, pagkain ng pathogens or bacteria. Ang masaklap, ang mga pasyente ngayon kahit may sakit na cancer, pwede kumain ng matamis. Tama? Tama po ba ito? Masarap. Masarap. Ikasambuto. Ito po ang tanda ninyo. Ang bakterya, pag pinakain mo yan, sisirain niya yung sunset. Kakaroon ngayon yan ng mutation, duplication. Pero ito po nasira, itong cell na to. Pag yan nasira, itong adenosine, itong mitochondria na yan, bumagsak yung adenosine triphosphate, puproduce na yan ng carbonation. Bakit? Kasi itong living organism na bacteria, yan ay kumakain, yan ay dumudumi. Yung waste product ng bacteria, yan na yung lason sa cell. Masisira. Kaya nabubuo ngayon yung bukol or yung tumor. Kasi nagkakaroon na ngayon ng tinatawag na mutation.
dikit-dikit nasirang cell. Yan na po yung tumor o bukol. So, anong dahilan? Naging weak itong cell membrane, nagbukas, pumasok ang bacteria sa loob, nasira ang mitochondria, nasira ang cells, nag-duplicate, sira. Kaya itong cell na to, pag nag-duplicate, itong group of cells, tissue, nagkaroon ng inflammation or yung pamamaga. Yan na yung masakit ang tuhod. Kapag masakit ang dibdib, masakit ang kasupasuan, lahat na. Hanggang sa patibulsa, masakit na. Okay? Malala na daw. Okay? Just imagine, simple lang po ito ha, yung bacteria, yung toxicity kanina, kaya naging weak yung cell membrane. At pag naging weak ito, wala nang nutrients. Diba? Wala nang nutrients. Nagigets niyo po? Pag may diabetic, ang isang individual, ganun. Ang diabetic, kailangan niya ng sugar dito sa mitochondria para mag-produce o mag-deliver ng electron. Ngunit, dahil sa kapos yung ating insulin, hindi po magbubukas itong cell membrane. Kaya ang blood sugar o yung sugar, dumataas, nandito lang sa labas yung sugar. Hindi nagagamit. Nandito sa blood plasma. Kaya pag tinanong o nagpasukat po kayo ng sugar o blood sugar, sasabihin ng doktor, sasabihin ng inyong laboratory personnel, mataas ang blood glucose or yung sugar. Pag hindi po nakapasok yung sugar dito sa loob ng cell, definitely tataas po ang blood sugar sa labas. Kaya manghihina ang isang tao pag hindi masuplayan itong mitochondria. Dahil walang mag-deliver ng electron. Diba? So, kailangan natin sa katawan natin ay electricity. Kaya kung bakit ako mismo, ang pinopromote ko ay bioelectromedicine. Pero syempre, ganun pa din, dapat tatlo, equal. Yung proper nutrients, electricity, pag wala yung nutrients, wala rin yung electricity kasi kailangan ito ng mitochondria. Meron po kayong tanong? Baka nalilito na po kayo, hindi nga ako market sa inyo. Sino po may tanong sa inyo? Para masagot ko. Ang sakit na cancer, yes sir. Halin po? Paano natin sugatin ang electricity sa ating body? Paano natin sugatin? Paano po susukatin ang electricity sa ating katawan? Napakaganda po yung tanong, sir. Una, kung wala po tayong gadget na pagsukat or yung voltmeter, simple lang, masusukat mo yan kung low watt kayo, nangihina. Pag nangihina po kayo, ibig sabihin, lobat. Ganun lang, kasimple po yung terminology po. Mararamdaman po natin yan sa katawan mismo natin. Pagka mahina yung kilos natin, ang tupil, or wala kang lakas, ibig sabihin po, ang bultahe natin ay mahina. Pero, meron po kami ginagamit na gadget para sukatin ang bultahe ng katawan natin. Kasi ang katawan po natin, ang voltahe po nito ay millivolt or sobrang baba. Millivolt lang po yan. Pagka tumaas naman yung voltahe, pag tumaas naman po yung voltahe, yan naman ay cancer. Overvoltage naman yun. Pagka nagkaroon ng positive charge ang katawan natin, that is cancer. Kaya dapat, ang katawan po natin is negatively charged. Kaya ang sinasabi nila, negative ion. Sino nakakala ng negative ion?
Pagka over acid po itong katawan, itong system natin, over acid. Ano po? Ang bacteria po na mabuhay. Kaya kailangan hindi maging acid ang system. Dahil ang bacteria nabubuhay sa acid environment. Ang tanong, ano ang contributor ng acid? Yung mga kinakain natin. Lahat yan ay contributor. Sa aming practice, sa aking practice, sa aking paggagabot, pag may cancer, 80% raw. 20% lang yung cook. Kailangan alkaline base ang lahat ng papasok sa katawan. Ang kailangan po natin patayin ng bacteria kung may cancer. Lahat ng inflammation or pamamaga, tulad yan ng cancer, ay ng bacteria. Pag diabetic, ang isang individual, ganun din po, bacteria rin ang problema. High blood, inflammation din yan. Bacteria pa rin, tsaka toxicity. Kaya halos lahat ng sakit, tatlo lang ang cause. Kaya kung alam lang natin yun, wala rin nagkakasakit. Dapat lahat ang ipapasok ninyo sa katawan ninyo, mapaluwi, itig na dito. Masarap ang litsyon, totoo, tama? Pero lahat halos ang pumatangin ng baboy, napapahamak. It is because about that. Kasi ang kinakain na po ngayon ng baboy, lahat may chemical, mga toxins. Ibinapasa lang sa ating katawan. Pero dahil masarap, kakainin po natin. Ang manok ngayon, dati 45 days. Ngayon, 28. That is? 28? Huli ka na sa balita, Doc. 18 days. Yan ang bagong technology. 2 kilos. 18 days. 2 kilos. Manok. Pampered na yan ng growth hormones. Kaya mga babae, marami na nagkakasakit sa ovary. Sa lalaki naman, marami na kinakain. Tama? Napakarami na po tayo bakla na yun. It is because of mga hormonal imbalances. Napakarami ko po pasyente sa ngayon may problema sa ovary. Myoma is because of hormonal imbalances. Ganun din sa may mga thyroid, coiter, puro lahat yan ay growth hormones. Kaya kung alam lang po natin sana ang tama, dapat po tayo makalulit. Dati yung misis ko na again sa akin practice na sinasabi niya sa akin walang maniniwala sa iyo. Sabi ko walang problema kung walang maniwala sa akin. Ang mahalaga ay naniniwala ako sa sarili ko. Alam niyo ang Diyos gumawa ng paraan. Ang misis ko nagkasakit. Matinding sakit. Nagtatrabaho, dinala siya sa ospital. Diagnose, kidney failure. Ano po ibig sabihin ng kidney failure? Sira ang kidney niya. Kidney failure, pati lungs niya sira. Pati kanyang liver sira. Pinauwi dito sa Pilipinas. From the hospital. Kani siya mag-bro. Dami niya dalang gamot. Sabi niya, paano ako? Sabi ko, inumin mo yung gamot mo. Diba? Tama? Inumin mo yung gamot mo, laklakin ko. Kasi di ka naman naniniwala sa akin eh. Diba? Ano sasagot ko sa kanya? Hindi ka naniniwala sa akin. Marami kang gamot. Di inumin mo. Tama? Sabi niya sa akin, akala ko ba mahal mo ako? Bakit
namamahal ko, ikaw mismo asawa ko, hindi naniniwala sa akin. Gusto niyo sumama kanina, hindi ko sinama kasi baka marinig niya yung sasabihin. Nagbibihis na, sabi ko yun tayo, bali late na ako. Kasi pag sinama, hindi ko marinig. Nagko-comment na doon. Alam niyo po, dahil naawa naman ako sa kanya, mahirap kaya mag-dialysis. Sino gusto magka-dialysis dito? Sino sa inyo gusto mag-dialysis? Ayaw. Sino po sa inyo? Alam niyo po, ang pagkain nun, sobrang tigas ng ulo. Tosino, imputido, kasi manilay niya kasi. Kahihilig pang magbungas ng dilata. Ako, ang pagkain ko, pagkain na hirap. Kaya ako tumataba. Pero dati po, nung ako, nag-artista, yun, nag-artista na. Diba? Dati ko ako, kasi macho, no? Hindi po alam, producer po ako ng pelikula. And at the same time, pumapasok din lang ako, lumalabas din ako sa TV, ang kapanahon nito. TV, at saka sa pelikula, at naging teatro actor ako. Sabi ng misis ko, paano ako? Sabi ko, paano ka sa buhay mo? Hindi naman naniniwala sa akin. Sabi niya, hindi. Ngayon lang, maniwala ako sa kasi alam pa naman, kulero ka eh. Alam niya po yung misis ko kasi, flight stewardess yun. Nung nakilala ko siya sa aeroplano, tinindihan ko lang, nadikit na. Kaya pa sa club, iaya ko siya kumain sa isang restaurant. Magsama na mas maganda pa sa kanya. Kaya yung rose na nandun sa lamesa, inabot ko sa kaibigan niya, yung dinala niya, nagsetos. Diba? Hindi ko pa naman siya nililigawan. Nakilala ko lang siya, nagsetos. Ba't na magsiselos? Ibig sabihin, may gusto siya sa akin, diba? Hindi ko pa nililigawan yun, ha? Pero nagsetos. Ibig sabihin, may gusto siya. Kaya niligawan ko, wala, nanghiram. Yung problema, lahat naman ang mga kasama niya Fred Stewartes, nadikit naman lahat. So hindi ko na alam ngayon kung sino sa kanila. Mayroon pala ng mami, no? Iyabag. Sabi ni mami, iyabag mo naman. Ganun po yan. Alam niyo po, ikaw na isang manager na isang company. Di ba? Paano hindi didikit ang OFW, manager ka ng isang company? Di ba? Tapos ang mga kausap ko, mga high-ranking officials ng mga military. US Air Force, British Aerospace, CNN. Ba, pag nagigit siya kay Henry Coy, no? Parang ang talaga pa. Oh, di ba? Yes, Captain. Alam niyo po yung misis ko, dahil wala na rin siya magagawa, pinatapon ko yung motok niya. Sabi ko, itapon mo niya. At pinakali ko. Sabi yan ang mahalin mo. Ako na lang itapon mo. Di ba? Tama ba? Di mahalin mo yan. Ako na lang itapon mo. Oh, sabi niya, hindi, pinaghirapan kita eh. Diba? So, meaning, itinapon niya yung kanyang gamot, sumunod sa aking protocol. 2014, diagnosed. Now, it's 2021, ni hindi niya naranasang magpa-dialysis. Ni minsan, ni hindi natubuhan ng pistola. Anak ko, babae, 16 years old, nagkaroon ng bukol sa breast. Para kayo po may encountering na rin dito sa mga mahal mo sa buhay, sa anak niyo. Anak ko po, nagkaroon ng dalagita 16 years old. Sabi nga dati, ang pano ako, may bukol din ako sa breast. Sa simple lang sabi ko, pag mong isipin niya, bukol lang yun. Pero sa walang alam, ang gagawin ninyo, papa-opera ka agad, tama? Papa-biopsy ka agad. Papa-opera, patatambak. Pero sabi ko, huwag mong gagawin rin. Ako nang bahala siya. Ngayon po, nasa Canada. Ang anak ko. Wala naman nangyari yung problema. So, ganun lang po, kasimple ang paggagamot. Nagtayo po ako ng clinic dyan sa Pasig. Libre ang paggagamot. Alam niyo po, naging breakthrough, sumikat po ako doon. Just imagine, libre. Araw-araw, pumupunta sa akin ang dami. Halos hindi ko na sila kaya karapel, araw-araw. Pero alam niyo kung bakit naging breakthrough ako doon? Meron po, 4 years
na babae mag-asawa na hindi nagkakaanak. Nagpatingin sa akin. Hanggang 4 years, lumapit sa akin. Siguro nagbabakasakali na. Mga ilang buwan lang, positive. Pumunta ako ng Palawan para magkapag ulit. Meron na lang ang dumating. Ganun din ang issue. Eh, pag uwi ko sa bahay, sabi ko may nabuntis ako. Kami sa school. Ano? Wala niya ka? Sabi sa akin. May nabuntis ako. Hindi. Meron na naman nabuntis. So, yung mga hindi nagkakaanak, simple lang ang problema. Bacteria. Kahit gaano kagaling ng mga doktor, kasi isang pasyente ko ngayon before COVID, nagpunta na sila ng Japan. Engineer at professor sa UP, hindi nagkaanak. Nilibot na nila ang magagaling na doktor dito sa Pag-Akasi o sa UPC. Pati wala rin nila. 1 month lang. Nabuntis. Kaya meron silang COVID patient. Napakasimple po ang paggagamot kung alam lang natin. Huwag lang po tayo, huwag lang natin tatakpan ang ating isipan at ating mata. Kung ano po yung natutunan nyo ngayon, sana po i-share ninyo. Okay? Yung mga may problema sa diabetic, simple lang ang problema nyo. Hindi nagpapunction ang kanyang liver at saka yung pancreas. Hindi natin kailangan ng insulin. Dahil ang katawan po natin ay nagpuproduce ng insulin. Kung alam lang natin. So, tatlo lang ang iiwasan. Linisin yung kidney. Linisin ang liver. But syempre, dapat linisin mo yung kidney. Huwag na maging kismoso o kismosa, di ba? Dapat, kung may naiingit sa inyo, ang pakialaman ninyo yung sarili ninyo. Pabayaan ninyo yung mga naiingit. Kasi pag pinatulad mo yung pati kayo mismo, ay malalaman. Kaya kayo magkasakit. Any question? May tanong po kayo? Ang tanong ko kanina, sino naliligo sa'yo? Sino nagtutupra sa inyo? Ulit ko lang. Sino nagtutupra po sa inyo? Lahat. Lahat sila nagtutupras. Dahil lahat kayo nagtutupras, ang tanong ko, anong toothpaste ang ginagamit ko? Boss? Okay po, ito ang assignment ninyo. Ang toothpaste po ngayon na commercial, ayaw ko magsabi ko anong brand. Mamaya, tignan nyo yung ingredients. At i-search nyo sa internet kung ano yung mga ingredients na yan. Kung yan ba'y mabuti sa katawan natin or yan ba'y pinsala ang pwede niyang itulot. Bakit? Kasi yung mga ingredients na nandun, pwede niyang sirain itong cell membrane. Pag nasira yan, ang bacteria mapasok sa loob. At pag pumasok sa loob, bukol ang pwede itulot sa katawan natin. Pwedeng sakit. Sino naliligo sa inyo? Dahil yung shampoo at sabon na ginagamit niyo ay parehas lang ang ingredients ng toothpaste at yung shampoo. Ganun din ang sabon. Kaya dapat ang pintay ko, dito ang ating chairman. Sabi ko, chairman, nandito ka ngayon. Dapat innovate. Pag-produce ka ngayon ng sabon na walang toxic ingredients. Pag-produce ka ngayon ng toothpaste na walang toxic ingredients. Dahil sa toothpaste, sa sabon, napakalaki ang market natin. Napakarami. Sa 2 produkto pa lang. 3 na, sama mo ng shampoo. Lahat po tayo nagtutupaste, nagtutupaste, lahat tayo naliligo, lahat tayo pagising ng umaga, pumupunta sa banyo, naghuhugas kagad. Tama? Tatlong, ano pa lang yan? Kagamitan, personal.
na very essential. Bakit? Dahil yung mga substance na yun, pwede niyang sirain itong cell membrane at pwede pagpalakas ng bakterya na pwede kasira ng ating katawan. So ngayon, alam niyo na po, no? Tatlo lang ang dapat ayusin sa katawan. Ako po, meron akong invention. Ito po yung ginagamit ko ngayon. Ito po yung pinagamot ko sa sarili ko. Ito rin po yung mga pinagagamot ko sa mga cancer patients. Kahit anong sakit. Lalo na yung mga hindi nagkahanap. Bioelectromedicine ang tawag ko po dito. Bacteria, parasite, virus, yun po yung nagagawa niya. Yes, sir. Pwede po kaya sa may lupus? May tubo po sa akin. Lupus. Lupus. Lalo pong napakaganda sa may lupus. Bakit? Kasi overactive ang kanyang immune system. Kailangan patayin po natin yung bacteria o virus. Ang cancer po, ang cause niyan ay virus. Pero simple lang. Pwede natin patayin ng natural or electricity. Ang churi po nito, ang pinaka-churi niya, very simple lang. Sino po magsasaka dito? Sino po magsasaka? Sa probinsya, yung mga nanghuhuli ng isda sa palayan, may dala-dalang baterya sa likod. Tama? Yung mga dala, itong kuryente nila. Ganun lang ang panghuli. Ganun din po ang nagagawa ng gadget nato. Actually po, hindi lang naman po akong gumagawa niya. Kung i-search niyo po sa internet, meron din po basis. Yung kay Doktora Holda Klein. Pero siyempre ito, sarili kong design. Dahil si Doktora Holda Klein, hindi naman siya inclined sa electronics. Hindi naman siya engineer. Ang anak niya yung may alam. Kaya yun ang gumawa. Dahil ako ay na-expose sa electronics, sa communication, dahil nagtuturo po ako dati at yan din po ang aking kurso, broadcast engineer. Kaya alam ko po gumawa ng mga gadgets. Halos lahat na pinanggagamot ko sa ating clinic ay electricity. Tapos, sasamahan mo pa ng magandang supplements, empower, mas maganda. Diba? Magandang supplement, may pagpatay ka ng bakterya, at may panglinis ka ng katawan mo. Ang panglinis po na ginagamit ko doon sa clinic ko sa ngayon, ay yung tinatawag na hydrotherapy. Bakit kailangan natin linisin ang ating katawan para matanggal yung mga toxins na deposit? Tignan nyo po yung mga katabi ninyo, yung malaki ang tiyan, kailangan linisin. Lahat nag-stomach in ah. Lahat nag-stomach in, di ba? Sa tiyan po natin, nagmumultiply ang mga parasites, ang mga bacteria. Pag ang kinain mo karne, tatlong araw bago yan lumabas sa system. Dahil yung tatlong araw na yun, nagkaroon na ng fermentation. Yung tatlong araw na yun, dahil sa fermentation, nagkaroon na ng carbon dioxide. At sinabi ko kanina, ang carbon dioxide, ang bakterya, doon sila nabubuhay. Kailangan linisin po natin ang ating tiyan. Number one po yan. Na kailangan linisin. Ang good news, magkakaroon na po ng Biltycon at clinic sa inyong lugar. Tama ba ako doon? Sa taas. Ang lahat ng supplements, napakagandang epekto kung lilinisin ninyo yung paglalagyan. Walang pagkaiba sa isang baso na marumi at nilagyan mo na malinis na inumin ang result, marumi pa rin. Tama? Pero kung ang baso na may namang tubig na malinis
at nilagyan mo ng malinis na pagkain or inumin, mas madaling or mas masarap inumin. Meron po ba kayo natutunan sa ngayon? Yes! Simple lang po yun, ha? Ituturo ko sa inyo. Papanuri. Gamitin ninyo ang isip, utak. Pag pupunta po kayo sa supermarket, titignan nyo kagad yung level. Kung ayaw nyo po magkasakit, kailangan huwag po tayo matigas sa mundo. At huwag po magkatanga-tangahan. Mahirap magkasakit, sobrang mahal sa meron. Yung po yung tinatawag nila ngayon na health postage. Ayaw saan sabihin kasi naka-record yun. Baka manimanda ako. Kasi yan po ang katotohanan sa ngayon. Pwede nilang paparin right away. Dahil sa pag-broadcast ko sa inyo. Ang tawag nila yan ay health postage. Bakit health postage? Dahil pag kayo po'y nagkasakit, meron silang nagnikot, meron silang business. Pag walang nagkakasakit, walang negosyo. Kaya kung karamihan ng negosyante nagki-create ng bagay para isang tao ay magkasakit, tama? At pagka nagkasakit, meron silang kaatibat na gamot na ibibigay. At pag nagkasakit, meron din silang paglalagakan ng hospital kung saan ka pwede lumakot. Ganon din ay laboratory, hospital. At higit sa lahat, pagka hindi nakayanan ng katawan ninyo, meron din silang servisyo. Tama? Kunik-kunik yan. Magmula kinain hanggang sa libingan, kompleto. Tama? Aminin po natin ang katotohanan. Huwag po tayo magbubulag-bulagan. Kaya sana, kung gusto niyo pumareha sa kanila, magtayo kayo ng family philosophy, sir. Store. What else? Pag nagtayo kayo ng barbecue, magtayo kayo na rin ng pharmacy. At maglagay ka na rin ng clinic. Maglagay ka na rin po ng hospital. Tapos, Boreal, ano sabi nila? Boreal. Or yung? Boreal. Tapos yung lupa. Kung meron ka malaki-laking lupain, napakal na yun yan. Capture ninyo ang market. Napakamahal. Lahat ng pera ng tao ay yayaman si sir. Tama? So kung ayaw po natin maging contributor sa problema ng ating bansa, dapat po tayo ay gamitin natin ang ating sensya. Sino po may tanong bago ako mag-close? Kasi sabi, one hour. O, sumubra na daw. Sino po ang gusto magtanong? Kasi po, ito, ituturo ko po sa inyo, kung gusto nyo talaga magkaroon ng deeper knowledge, ito kasi pahapyaw lang po. Kung gusto nyo talaga matutunan, magkaroon ng series, dahil gabayan namin kayo, ang Peer Title Management, palagay ko po, magseset sila para lahat kayo magiging doktor din. Yes. Katulad namin. Yes. What? Magiging po isipin na kayo'y matanda na o sobrang bata pa? Matanda na. Kasi po ako po, ay hindi ko rin inisip yon. Dahil gusto ko maging o magamot yung aking sarili. Wala pong matanda, walang bata sa pag-aaral. Hanggat gusto natin pwede tayong pag-aaral. Kahit man lang matutunan natin para sa sarili natin. Para hindi po tayo maliligaw. Yes, ma'am? Mag-re-request daw po sila. Tata? Ako po ay si Mrs. Corazon Alta Buda, 17 years ng Buda. Pero may asawa ka po? Wala po. Pero gusto ko lang po na maraming salamat, magpasalamat sa Panginoon. Maraming salamat din kay Doc na invite kayo. Kasi great, uli lang, nakapasok ko Batanes. Pero
sa pakikinig ko sa inyo, marami akong natutuhan ngayon hapon at nais ko na talagang ito, field time ko na ito sa Pasko Bacales at maging doktora in the future because of you. So, sana, pag may makumakang sa inyo sa misa, tutunan nga po, i-pray nga po na magtagumpal yung aming produkto na ito ng telephone, makarating sa Pasko Bacales kasi ang nanay ko ay kada Mindanao. Ako, basubatan sa tatay ko. So, Labatanes at Labunan. Marami akong natutuhan. Kahit na sabihin natin, grade 3 lang ako, pwede akong maging future na doktor na. Yes! Ayan po si Mami. Diba? Napaka-pulit. Na-inspired naman ako ng gusto. Alam niyo po ba, isa sa gusto kong marating na lugar ay Pasko Bacales. Dahil nandito na po si Ma'am, yes. Dadali niya po ang Piltay Con sa Bacales. Yes! Yes. January! Tingnan niyo po, kung lahat tayo magkakaisa at meron katulad ninyo mag-a-advocate, magpaparating sa mga nangangailangan o yung mga mahal ninyo sa buhay. Yung tayo lang dito, pag nagkaisa po tayo, marami tayong masasalba na buhay. At marami tayo masasave na pera. Tandaan niyo po yan. Thank you po kay Mami. Umiyak tuloy. Ma'am, sorry po ha. Wala akong intention po na paiyakin si Mami. Marami ako na. Pero mas marami ka pang matutunan, ma'am, pagka nagkaroon na po tayo ng series na lecture sa pamamagitan ng Piltay Con. Isuturo po natin dito paano supuin yung sabi ni Sir kanina na lupus. Ang lupus po ay napakaraming kadahilanan, pero simple lang ang paraan. Kahit anong sakit, alam niyo po, halos lahat ng pasyente ko yung ayaw nang tanggapin sa ospital. O lahat na hindi na tinatanggap sa ospital at yung mga pinauwi na, karamihan yan po yung mga aking pasyente sa ngayon. Meron pa akong pasyente galing pang Rublon. Marindog ka Rublon. Alam niyo po, itong COVID time, pag titignan niyo po yung ating Facebook, makikita niyo siya doon. Diagnose siya sa Rublon, liver disease. Dalawang doktor ang sumuri, dalawang hospital. Kaibang hospital, magkaibang doktor. Ang sabi ng kanilang medical expert, pag hindi naoperahan yung tatay ninyo, in 7 days, patay. Ako hindi po ako naninira. Kasi ang medical doctors po, tatapin natin sila, alay, katuwang. Imagine, ito lang taon na to, 2021. Binigyan po yung pasyente at saka yung pamilya ng referral para pumunta dyan sa East Medical Center para operahan yung dito. Kailangan matanggal yung infection sa katawan. Ang sabi ng doktor, in 7 days, pagka yan, hindi naoperahan, patay. Niras nila yung mama. Dinala sa East Medical Center. Pagkadala doon, pumila. Limang araw na siya doon sa Rublon. Limang araw. Ilan pa na ditirang araw niya para mabuhay? Dalawa. Ang sabi ng doktor, within 7 days, pag yan hindi na-opera, patay. Iyakan na sila. Ang pamilya, iyakan. Didali-dali, dinala sa East Medical Center. Pagdating nila dyan, galing sa biyahe, diniretso ang matanda sa East Medical Center. Dabi, wala silang tulog, walang makain, pagod. Doon lang sila sa labas, sa tulog, sa tent. Hindi nga natulog kasi hindi nga makatulog. Dahil upuan lang sila
ng gabi sa ten. Alam niya po, kinabukasan na 7 ng umaga magbubukas ang hospital, nirehistro na yung pangalan ng mama. In pain, umiiyak sa sakit. Pati mga anak umiiyak dahil naawa sa tatay na nahihirapan, naniwilipit sa sakit. Pagod, walang makain, tubig lang ininom kasi ilalim sa pagdating ng alas 7 ng umaga, nagparehistro. Pagdating ng alas 7 ng gabi, hindi pa rin natitignan. Sa araw na lang natin ito, giyakan niya. Ang Facebook daw nila, puro condolence na ang mga release. Kinabukasan ulit, mamamatay na yung tatay. Inaway na nila yung mga attendance din para tignan. Nung titignan, kailangan ng swab test. Kailangan mag-undergo sa protocol. Ika-7 araw na, kailangan magpa-swab test. Eh, mamamatay na. Sabi ng pamilya, iuwi na lang namin yung tatay namin. Bahala na ang Diyos. Bulacan ni Lenoel. Ang tinira nila doon na bahay na ituloy sa isang istisan ng kahoy. Meron pa akong video na magpapatay na. Istisan ng kahoy. May nag-refer sa akin at sila'y pumunta sa akin. Ginawa ko, kasi mamamatay na siya. Ginawa ko ang makakaya ko. Pumunta po ako sa bahay. Kung saan nakatuloy. Pero nakituloy lang po ito. Istisan ng kahoy. As in talagang walang wala. Kahapon, nag-text yung anak. Nasa room din. Ito, kailan ka magtatayo ng kilit nito? Alam niyo kung bakit? April, itong taon na to, nakita ko yung mama. Anong buwan na ngayon? Buhay na buhay ang mama. Naka 1 month lang siya, ninalagaan ko 1 month. Akala ng mama, hindi na siya makapawi na rin. Sabi sa akin kahapon yung text nila, Dok, ang dami nag-aantay sa'yo rito. Kasi balitang-balita na ang ginawa mong milagro sa tatay namin. Dahil ang alam nila, patay na si tatay. Pero up to this time, buhay na buhay, kailan ka daw narapin nito. Hindi sila makapunta ng Maynila dahil sa hirap ng biyahe at sa mahal ng kasuso. At wala silang matutulungan. Ngayon, nandito ang Piltaycon, palagay ko naman, ang ating chairman. Meron puso, patatagin mo sa rumbron ng iyong kumpanya. Dito pa ang rumbron dito. Yan. So marami po tayong matutulungan. Ayan si mong taga-rumbron. Diba ba? Taga-rumbron. Marami po tayong matutulungan. Magtulong-tulong lang po tayo. Kung meron po kayo naririnig ng mga negative issues, huwag po kayo matitinan. Mag-focus po kayo sa positive side. Yun. Basta objectives nyo makatulong. Okay? Meron pa po tanong? Wala na. Yes, sir? Dito po sa Piltaycon. Okay, maroon na po tayo. Yes po. So lahat ng mga kilala ninyo na hindi nagagamot o wala nang pag-asa, magkakaroon ang kasagutan or yung prayers na lang. Basta lang, pakiusap, maging pasunurin. Dahil kahit na gaano kagaling ang doktor, gaano kagaling ang product, kung sarado ang isipan, hindi gagaling. Maraming salamat po sa ayan. May natutunan po? Salamat po sa iyong pagpunta. Pasensya na po, medyo meron pa kaming meeting. Yung akin pong clinic po doon sa Rosario ay meron pong events. At kailangan po ang iyong linggo doon. Dahil sa siyempre po, yun po yung isa sa akin pong mga kumpanya na pinatatakbo. At yun po ang ating pong mga member po dito po sa Piltaycon po dito po sa taas po. Lanyan po yung ating pong clinic po.
na kung saan ay pwede niyo pong ma-avail yung ating pong gadget po na galing po kay Dr. Henry. May mga ano po, ang matawag doon, doktor, yung treatment po dyan sa taas po, na mura lang naman, ano po natin ang anak po, may po natin po. So, alin sunod po sa kanya pong pagpapaliwanag po at yung maraming tao po mali, pati na buntis. Parang gusto ko yun, na sana all, nakabuntis. Ayan ka na naman ito ka. Salamat po sa pagpunta ha, at kung ano po, may mga katalaman po kayo, Jack, sa susunod po, may mga pagkakataon ka na lang kami ni Dr. Henry po para po sa isang pong live. Dahil yung ating po studio po, pinagawa ko na uli po, pero lang mga kailangan pong ayusin doon sa studio po. Live broadcast po yun po, at kung matuloy po, ay makakaroon po ng sariling radio station po kapitay mo. Salamat po, kami na hapon.